Okay. Good day po sa lahat. At welcome po sa RichDadph. And today po is May 13. May 13, 2020. Wednesday po yata ngayon. Ay, nga, tama, Wednesday. Wednesday, May 13, 2020. At tayo po ngayon ay magbibigay ng update po regarding po sa atin pong mga trades. Kung tumama ba o lugi. So, tingnan natin no, kung ano yung mga pangyayari for today. Okay, so as you can see, dito po tayo ngayon. Naka-login po tayo sa atin pong RichDadph na website. There's nothing new dito sa ating website kasi kung tutusin, laging new yan. Yung lalo-lalo na ito sa baba, yung Forex charts, which is anybody can access no dito sa pinaka main page kung saan nakikita natin dito kung halimbawa hindi kayo nagte-trade or gusto niyo lang makita kung ano yung nangyari sa market. Dito lang sa website natin yan makikita. Okay, tapos sa baba nito is yung Forex heat map. Then, sa mas ilalim pa, ay nandyan yung getting started na mga links. Okay? So, yung pinakamagandang malaman natin for, lalo na sa mga traders, no? Yung the best way talaga kapag tayo po ay nagtitrade, pinakauna nating tingnan is dapat alam natin kung ano yung mangyayari sa market. Which is, dito, kung nasa website tayo, just click analytics. So, dito sa analytics section, dito natin makikita kung ano yung economic events na mangyayari sa buong, sabihin na natin parang buong 24 hours ng as per Philippine time. Okay, so dito sa right side ng ating website ay mayroong economic calendar kung saan nakikita natin yung mga economic events. So yan po yung economic events. Tapos dito naman sa right left side, sa left side po ng ating website is makikita naman po natin yung chart. Okay, so in this case yung naka-default po dyan is Euro USD. So dito natin makikita yan. Okay? Tapos pwede natin itong i-stretch. Tapos pwede natin gamitin yung scroll natin sa mouse na pwede nating ipalakihin ang ating mga candles. Okay? Pwede rin nating baguhin just in case gusto natin makita kung ano yung mga currency pairs na gusto natin makita. So, like for example, gusto nyo makita yung gold, XAU, USD. So, ayun siya, XAU, USD, select lang natin. Then, right away, makikita na po natin yung chart ng gold. So, as of this moment, yung price po ng gold is nasa 1707 or 1,707 US dollars yung isang ounce, as far as I know. Ounce po yata ang ano dyan. Okay, so so dito sa right side, so again as I have mentioned, yan po yung ating economic event. So since this this morning, yan po yung lumabas na balita. So ngayon kasi is nasa na tayo. Time ngayon is nasa 7:23. So most likely nandito na tayo banda. So itong 20:30 kasi is ibig sabihin yan alas 8:30 ng gabi, so 20:30. Okay, so mamaya may expected tayo na balita which will be PPI, yan yung kung i-click natin para malaman natin ano ibig sabihin ng PPI, yan producer price index. So ito po yung definition yan, ano ibig sabihin yan. So kung titingnan natin dito, hopefully mababasa niyo no, clear sa inyo
Kung basahin natin, the producer price index measures the change in the price of goods sold by manufacturers. So, ito yung sa price ng manufacturers. Kung may mga changes sila. So, normally, nasa manufacturing ito na side. So, since kung titingnan natin dito, ang flag niya is US. So, ibig sabihin, yung kapag nag-release po ng data yan, kapag nagkaroon na po ng data yan, ang ibig sabihin, yung US po, na yung US dollar po is malaki yung ano, epekto niya. Okay? So, normally, tinuturo naman namin to sa mga workshops, which is, dito ituro na rin natin, no? Na yung pag nakita nyo yung tatlong bulls, ibig sabihin, mataas po yung volatility na expected. Ibig sabihin, volatility yung ano, movement po ng price. So, mamaya, 8:30, kapag nag-release na po ng data ang US, expect po natin, no? Expect natin na medyo shaky yung mga currency pairs na may ano, US dollar. Okay, so, tingnan ko muna dito sa aking pong sa kabilang monitor. Silipin ko lang po yung sa may live stream. Okay, yan. Gusto ko lang makita kung ano yung kung malinaw ba yung ano ko. So hopefully no, naririnig ako no. Kasi hindi ko naririnig yung sarili ko. Although nakikita ko lang na may ano siya, may volume dito banda. Okay? So anyway, to continue, yun nga, yung buong maghapon, kanina, medyo matamlay yung market. Kasi sobrang daming news talaga na, ano, na, yung mga high volatility na events. And I think that's the reason why, na medyo yung mga trades natin the whole day, medyo wala sa ayos. Kasi, una-una, unpredictable nga naman kasi yung market. Anyway, pakita ko lang yung akin pong platform. So, kung nakikita nyo rito, naka-open po dito yung silver. Kasi nakapag-trade ako kanina ng silver. Actually, pulang-pula na nga. Malapit na siya sa stop loss. Hindi ko in-expect na umangat yung ano, kasi naka-target kasi yan dito sa baba. Kasi I was thinking na bababa yung price, but I'm still hoping na depende na lang kung yung gold, I mean yung news mamaya is positive. Ibig sabihin positibo siya sa US. Basahin ko lang uli dito, no? Dito sa PPI para malaman natin. Mamaya kasi, maglabas ng data yung PPI. Yung expected actually is -0.5. And kasi yung forecast. So, forecast, tapos previous, tapos actual. So, wala pa pong actual data yung ating ano PPI. Which is... tinitingnan ko kung positive sa US ito, most likely itong XAU USD or silver ay bababa kapag gumanda yung data ng US. Okay, so balik tayo sa ating chart. Okay. So nakikita nyo rito, this is this is my live account. Live account po ito na yung equity po niya is we started this equity at around $500. So ngayon is nasa 606. Unfortunately, maganda na sana kasi umabot na tayo ng balance na 636. Yun nga lang, medyo malaki yung negative natin ngayon gawa ng sa mga balita the whole day. Wala sa ayos yung balita. So normally, chances are if the event is against you, yung chance niyan is, siyempre, against you, baligtad yung takbo ng market doon sa tinrade mo. So, ibig sabihin is negative yung effect sa account mo. So, it just proved na, it simply proved na yung trading is hindi perfect. Okay? So, hindi tayo 100% na
masasabi natin na talagang 100% ang atin pong forecast doon po sa takbo ng price. Hindi naman talaga, wala naman talagang nakakapag-predict ng takbo ng price, no? So, sana nga, makakapag-predict tayo, no? Although, hindi naman sa lahat ng panahon na talagang sabihin na natin na mamalasin yung ating trading, but at this moment in time, medyo, hirap. Hirap po yung atin pong trades. But at least, no, you have seen my chart kung how I trade and how I provide the signals doon sa atin pong VIP channel sa atin pong Telegram. Anyway, to continue, kung titingnan natin dito, meron tayong buy sa Euro USD. Kaya i-drag lang natin from our terminal, i-drag natin going to our screen sa chart area. So, kanina nakapag-buy po tayo. Actually, kung kayo po ay nasa channel natin, ibuksan ko lang yung channel. Okay, ito. So, meron tayong dalawang channel, isang public tsaka isang VIP. So, itong public channel, anybody can access. Okay? So, actually, makikita nyo yan dito sa ilalim. May nag-i-scroll po dyan sa ilalim. Sa baba ng screen natin, may nag-aano po dyan. Nag-i-scroll, nandyan po yung link ng atin pong Telegram. So, lahat po nandyan, pati yung social media, pati yung pangalan po ni Ma'am Kat. Mababasa nyo po yan dito, pati yung contact number niya. Well, anyway, dito sa atin pong public channel, nagbibigay po kami ng mga signals kagaya nito. Tapos may mga updates din sa market kung saan kayo mismo ay na-update regarding po sa news, economic events. Tapos ito kanina, ito yung binigay ko na signal kanina. I was really thinking na bababa yung silver. Okay, so tapos ina-update ko rin kung ano yung current standing or current positions natin as of that particular time. So, kanina, naglabas ako ng update sa actual trades ko at 4:26 PM. Okay, so, bago ako magpatuloy, just would like to say hi doon sa mga nanonood ngayon, live. Kay Sir Mikoy. Hi, Sir Max. Always ako nakaantabay sa live nyo. Please, pasali po ako sa VIP room nyo. Sir, nandyan po si Ma'am Katrina ngayon. Siya po yung makausap ninyo regarding po dyan sa atin pong VIP room. So, my live account na po ba yan? Nag-uusap. Sana po mag-usap po kayo ni Ma'am. Okay? Nandyan naman po si Ma'am Katrina na nakaantabay po always sa atin pong Facebook kasi admin po siya sa RichDadph na Facebook page. But of course, siyempre si Ma'am Katrina po, she's a account manager po siya ng AxiTrader Philippines wherein ang AxiTrader po ay sila po yung sponsor natin. Kaya nga may AxiTrader itong t-shirt ko. At sila po yung broker natin. Okay? So, yun ang kagandahan dito sa RichDadph kasi right away, meron pong account manager na napakabait na nagbibigay sa atin ng assistance kung ano po yung mga dapat natin gawin from creating your trading account, from kasama na doon yung para ma-activate kayo, para maging live account kayo, tuturuan niya kayo kung paano mag-deposit, yung mga sistema ng pag-deposit. So, marami po siyang paraan para makapag-deposit po kayo. And of course, syempre, kasama na po doon yung withdrawal. Kapag may mga clients na hindi nakakapag-withdraw, so si Ma'am Kat po yung bahala dyan. Kaya nga po, nandyan po yung makikita nyo po dyan yung sa baba, yung pangalan at contact number niya para makontakt natin right away si Ma'am Kat. Okay, so, syempre, si Ma'am Kat ngayon is nasa Manila. Since naka-enhance sa community quarantine, so, working at home po siya ngayon. Okay, so, hi po kay Ma'am Kat.
Okay, si PS Jin. Ma'am Kat, pwede po ba po join sa VIP? Ayan, sige, si Ma'am Kat na po yung bahala. Diyan. Okay, so chismis-chismis muna kayo diyan sa comment section. Basta 'yon, maraming pong salamat po ngayon sa nakapanood ng live, okay? So anyway, ito nga po yung ano no, yung public channel natin wherein sobrang daming news diyan na pwede niyo po babasahin. Tapos kung napansin niyo kanina, doon sa nakapanood, so nasa 18 katao yung nakapanood dito wherein in-inform ko sila na mayroong economic event kanina regarding sa GDP ng British pound. So, kung kayo po ay nanonood or na-updated dyan sa public channel natin, normally, I really suggest right away, punta po kayo agad sa website natin, especially doon sa analytics section. Kasi malalaman natin kung ano yung potential trade opportunities natin. So, wherein, kapag halimbawa, British pound, kanina, lumabas kanina yung data ng British pound around 14:00, so nasa alas 2 ng hapon. So, pag bantayan mo lang kung ano yung news sa British pound, kung napansin natin, halos positive, oh, so green. So, ibig sabihin, bullish to British pound. So, halimbawa, siyempre kanina, nag-release sila ng GDP nila. Pag i-click natin, tingnan natin yung ano no, yung data sa loob. So, to define GDP, so sinabi dito, GDP is the gross domestic product, measures the annualized change in the inflation adjusted value of all goods and services produced by the economy, so yung bansa nila, yung economy ng bansa nila. It is the broadest measure of economic activity and the primary indicator of the economy health. So, yung GDP is dyan natin malalaman yung katayuan ng isang country. So, sabi dito, kapag a higher than expected reading should be taken as positive or bullish. So, ibig sabihin ko, mas mataas yung value ng expectation. Ibig sabihin, expectation is forecast. So, halimbawa, kung dito sa data nila is negative 2.1 yung forecast, tapos, yung lumabas na data is negative 1.6, although negative pa rin. But still, i-compare mo kung sinong mas positive, si negative 2.1 o si negative 1.6. Of course, si negative 1.6. Now, that's the reason why na kulay green yung nandito sa actual data ng atin pong GDP sa British pound. So, ibig sabihin, masasabi natin, na positive yung impact nung nag-release ng GDP ang British pound. So, I really suggest, mas maganda siguro reviewin natin yung atin pong chart. So, for example, try lang po natin, no? Sana tama ako, no? GBP USD. So, halimbawa, nag-trade tayo ng British pound and US dollar. So, tingnan po natin kung ano po yung nagiging resulta kaninang alas 2 ng hapon. Okay, so okay, tingnan natin. So, ayun. Most likely, positive yung naging resulta. Since positive yung resulta ng British pound, kaya wag po tayong magtaka na yung price po or chart ng atin pong currency pair na GBP-USD is umangat. Kasi nga, positive siya or bullish to the British pound. So the best way to check dito sa atin pong ano sa atin pong chart section ng atin pong website, punta lang po tayo dito sa atin pong sa left side may tools po dito na toolbar, tapos punta tayo sa parallel channel. So ito normally yung ginagamit ko kasi, tsaka itong regression trend. So, try lang natin itong regression trend muna. So, pag i-click mo yung regression trend, tapos i-drag mo lang papunta doon. Tapos, yan. Ayan siya. So, automatic po siya. Gagawa po siya ng regression line. So, parang mayroon na siyang resistance tsaka support. So, kung mapapansin ninyo, uptrend naman po talaga. Diba? So, ibig sabihin, it just prove na
yung GDP release na data kanina ng British pound is favorable to the British pound. So kapag ka i-match natin siya against US dollar, masasabi natin na mas malakas si British pound. So kung tingnan naman natin sa taas, halimbawa dito na side, si Japanese yen, nag-release po kanina ng umaga at 7:50 in the morning. Okay? Kung nag-release si Japan ng data kanina, tapos pulang-pula yung kanilang current account. So, pwede natin ibangga daw natin sa British pound. So, GBP, type natin dito, GBP, JPY, tapos British pound to Japanese yen. Tingnan po natin kung ano yung naging resulta. Okay, so ayan. So, halos parang walang nangyari. Although, negative yung Japan. Okay, so, tingnan natin sa New Zealand. Kasi kanina, nag-release din sila kanina ng data yung New Zealand. Nag-ano sila ng interest rate. Kaya, isa rin yan sa reason kung kaya medyo tagilid yung mga trades ko kanina. Kasi, sobrang dami kung tingnan nyo yung data kanina. Sobrang dami ng high volatility. Kaya, nagkaloko-loko yung trades natin kanina So, pakita ko yung GBP NZD. Kasi nag-release din kanina ng data ang New Zealand dollar. So, GBP NZD, try natin para ma-compare natin, 'di ba? Ito naman ang purpose ng live natin So, pinag-aaralan natin yung market. Okay, so ito yung nangyari. So, umaga pa lang ang nangyari, lumipad na yung GBP NZD umaga pa lang kasi yung nangyari kaninang umaga regarding sa New Zealand dollar is walang changes ng interest rate kasi expected nila or forecast is 0.25 tapos wala silang ginawa regarding sa interest rate. So ibig sabihin 0.25 walang nangyari. So tingnan natin, click natin yung ating interest rate decision para at least alam natin technically, kung ano po yung gagawin natin kapag nag-release po ng data si New Zealand dollar ng interest rate. So, let us read. The Reserve Bank of New Zealand governor decides where to set the rate after consulting senior bank staff and external advisors. So, regarding ito sa banking system ng New Zealand. So, traders, tayo, watch interest rate changes. So, tayo daw as a trader, dapat daw binabantayan daw natin itong interest rate decision kasi ito daw isang short-term interest rates are primary factor ng currency valuation. So, ibig sabihin, it will really affect the price. Diba? Pero in the short term. Kasi, ganyan yan Kapag ka nag-release sila, tapos nandyan ka, naka-timing ka, humanap ka agad ng currency pair na pwede mo ibangga doon sa currency na nag-release ng interest rate. So, ganun po siya. So, basahin natin, tuloy lang natin. A higher than expected rate is positive or bullish for the New Zealand dollar. So, ibig sabihin, kapag ka yung interest rate daw ay, ang actual na interest rate na lumabas is higher than the forecast, ibig daw sabihin, bullish. So, ibig sabihin, kapag tayo ay nag-trade ng GBP NZD, tapos bullish yung result, ibig sabihin, siguro positive, nasa 0.5, kunwari, nasa 0.5%, naging bullish si New Zealand dollar. Ano nangyari niyan? Si GBP NZD, pabagsak yung price. Bakit? Kasi malakas si New Zealand dollar. Yun po ang ibig sabihin nun. But since wala pong changes na interest rate, ang nangyari, ang tawag ba dyan? Lumipad. Lumipad yung price ng GBP NZD. And I think with some other currency as well. Like for example, try lang natin. Halimbawa, hulaan natin.
Ano ang possible na nangyari sa NZD/USD? Sa kabila ng yung interest rate decision ng 0.25%. Aakyat ba ang USD/NZD, NZD/USD o babagsak yung price? So NZD/USD. So okay, this time ibabangga natin yung New Zealand dollar kasi sila yung nag-release ng interest rate. Babangga natin sila sa US dollar. So enter natin. Yun. So kung napansin niyo kaninang umaga, based dito sa chart natin sa website, si New Zealand dollar bumagsak against US dollar. Bumagsak siya kasi siya yung base currency. So New Zealand dollar, siya yung base currency, kaya bumagsak yung price. So at least nakita natin, naintindihan natin ngayon kapag meron pong interest rate na lalabas na balita, ibig sabihin, dapat as a trader, bantayan natin. Kasi it will be favorable for us kung tama yung atin pong decision. So ngayon, naintindihan natin ngayon na kapag ka ang isang central bank ay nag-release ng interest rate, tapos it's the same, walang changes. So mataas ang chance natin na mag-trade against the currency doon sa currency na nag-release ng interest rate. So in this case, si New Zealand dollar against US dollar, mahina si NZD, and that's the reason why bumagsak. Bumagsak po yung price ng NZD/USD. So kung ituloy natin, while a lower than expected raise is negative or bearish for the New Zealand dollar. So yan po yung nangyari. So in this case, walang changes ang interest rate. So ano ang epekto? It's negative doon sa currency na nag-release ng interest rate decision. Okay, so yun nga, and the reason kaya naging dahil sa ganito ang data na lumabas today, sobrang dami, ang dami pating mga highly volatile na ano, kaya ang nangyari sa akin pong trading, medyo tagilid. Wala pong magawa, talagang ganyan. Wala akong magawa, siyempre talagang ano eh, hindi natin, nakapag-trade na kasi tayo ahead of time eh. So, yun ang isa sa reason. Kaya yung, kung tingnan natin yung history ng account ko for today, is nasa negative $5 po ako. So, wag po tayong magtaka no na ano na mali-mali yung atin pong negative yung atin pong trades kasi kahit na maganda yung yung analysis natin, considering hindi natin alam yung potential outcome ng mga economic events na nare-release. Yun ang reason kaya nagkataon kasi kung talagang yung trade decision ko is favorable doon sa economic event, ay positive lahat yan. Ganun lang naman talaga. So as a trader, dapat naiintindihan natin yung situation na ganyan dahil hindi po sa lahat ng panahon is favorable po sa atin kasi hindi naman tayo manghuhula. What we are doing is syempre we are doing yung mga analysis based doon sa ating naintindihan sa market, and that's the reason why na pinakamalaga talaga bago tayo mag-trade, which is my fault this morning, na hindi ko po tiningnan yung situation ng market, which is ito po yun. Dapat sana, kung tutusin, parang sabihin na natin, iniwasan ko yung mga currency pair na nag-release ng data ngayon. Okay, so just would like to say hi kay Talaba Noah. Lalaki ba ito? Siguro lalaki ito, Noah kasi. So hello po sir, hello po sa inyo, Sir Noah. Noah Talaba. Si Ma'am Leona V. Basalo Dolino. Yan, good evening po kay Ma'am Leona. Good evening po sa inyo, ma'am. Thank you for watching po. Kay Keith Japay. Yan, good evening.
Good evening, Kate Japay. Salamat po sa ano, thank you for watching. Okay, so to continue my discussion, ito po yung akin pong trades. So kung napapansin po ninyo, kung i-click natin yung symbol sa atin pong terminal section ng account history, nakikita nyo naman no, New Zealand Dollar, NZD, tapos dito NZD CHF, NZD JPY, halos NZD. And may kumita naman, mayroon namang hindi rin kumita. Kaya yun, yung iba trade ko pa yan noong the other day, kagaya nito. Tin-trade ko ito, opened last, May 11. May 11, ito naman May 7, ito May 12, ito naman kanina May 13. So, may negative ako kanina sa NZDJPY. Nag-buy ako, nag-buy. Based kasi yan sa analysis kanina. So, kaya ganun. But anyway, to check. Para ma-check po natin yung trades, yung kung ano yung nangyari, reviewin natin yung mga binigay kong signal kanina. So, kung kayo po ay nasa loob ng VIP channel, ito po yun. Ito po yun. So, RichDadph signal, which is, by the way, makakapasok lang po kayo dito through invitation. So, ini-invite namin yung mga members, mga verified members na merong, of course, verified trading account. Tapos, nagpa-fund sila and at the same time, nagtitrade. Kasi yung purpose po talaga ng VIP channel is syempre para doon sa kanila. Kasi sila na po yung nag-risk. Kaya po sila nandyan sa VIP channel kasi naglagay na po sila ng pera. Which is na dapat alalayan talaga namin. Bibigyan namin ng value yung kanilang investment sa sarili nila. Hindi nila investment sa ibang tao, ha. Investment po yan sa sarili nila. Okay, so good evening kay Aaron C. Eusebio. Ayan, good evening po. Good evening, sir. Kay Melchor yata ito. Mel C-H-R. Melchor. Sir, good evening po. Sir Melchor at kay Sir Aaron. Good evening. So, again, sa Rich.ph VIP room, which is ito po yun, so far, nasa 21 subscribers pa lang. So, hopefully, madadagdagan. Kasi ang daming nagtitrade po. Ang dami pong nagtitrade sa, na members na hindi pa namin na-reach out. Na meron silang access dito. Libre po ito sa kanila doon sa mga funded account. At sayang no na hindi lahat kaya nga kasi 1 week old pa lang yata itong VIP room natin kasi kailan lang 'di ba? We just did this live stream recently. So ito po yung reason kaya nagla-live stream po tayo para tuloy-tuloy po yung pag-aaral natin. Sabay-sabay tayo mag-aaral kasi mamaya hindi niyo mamaya sinasabi ng iba, hindi naman nagte-trade yan si Max eh. So, di ito nakikita niyo talaga nagte-trade po tayo ng live. And at the same time, yung trades ko ay binibigay ko diyan sa VIP room. Kung kaya lahat po ng analysis ko which is hindi naman talaga sa analysis ko yan, bigay po ng ng AxiTrader. At pinag-aralan ko tapos binabato ko po doon sa atin pong channel. Kasi, mas madali kasi kapag meron kayong Telegram account. So, malaking advantage po yung may Telegram account. So, I believe, hindi ako familiar dati sa Telegram. Kasi, although nababasa ko siya, yun nga lang, hindi po ako familiar. Sa lately na lang nung nalaman ko kasi doon sa mga members yung ito kasing website natin inaatake po kasi ito. Ilang beses na po tayo na-attack ng hacker or whatever or galit lang talaga sa rich.ph. Inatake po tayo at ilang beses po na down itong website natin. Kung kaya naisipan ko na maghanap ng other alternative kung saan mas nakakapag-reach out po ako sa lahat ng members as much as possible para ma-share ko po yung status po ng atin pong trading. Kasi hindi po madaling pag-aralan ng Forex trading eh. Hindi po siya madali. Kung kaya nga po na meron tayong kagaya nito, live stream, which is I will try my best na sana
I could do this every night para sa market review, para in the long run, siguro naman, matututo talaga tayo nito, no? Na mag-trade, no? Kasi unang-una, malaking bagay itong ginagawa natin. Especially nowadays na nasa pandemic tayo. Mahaba yung time na nasa bahay tayo, eh. And, ano din, ang advantage ng forex trading is you don't have to travel as long as you have internet sa bahay, tapos meron kang computer, tapos meron, member ka pa ng RichDadph trading community, so nakakapagpanood ka ng live stream, tapos meron ka pang access sa Telegram channel, nakikita mo pa yung mga trade signal, so siguro mataas po yung chance na matututo talaga tayo, no, at kumita dito po sa pagte-trade po ng forex. Kasi sabihin na lang po natin, since lockdown, siyempre kailangan din natin kumita ng pera, and I think this is one way para po kumita tayo ng pera sa forex trading. Although we cannot say na 100% na makakuha tayo, but at least by consistently learning and trading with the community, perseverance, di ba? Siguro naman talagang mataas ang chance natin in the future na kikita at in the long run magiging full-time trader po tayo. At ito na yung parang ikinabubuhay ng ating pamilya. So sana po, no, ipag-pray po natin. Ipag-pray po natin na magiging ganyan po tayo in the future. Okay? So medyo napalayo na po ako sa topic. But anyway, again, to continue, yung Telegram kasi, type lang po natin Telegram. So itong Telegram po kasi, Telegram Messenger, ay isa po itong app kung saan dito natin nagagamit yung atin pong channel. So I really suggest mag-download po kayo nito, especially po doon sa kahit ano, I'm not saying na dapat mag-create kayo kaagad ng trading account. Okay? Ito kasing Telegram kasi, kapag meron kayo nito, pwede kayong maka-access sa Telegram channel ng RichDadph. So, nandyan po sa yung tumatakbong scroll line dyan, nandyan po yung channel namin sa RichDadph. But ipakita ko na lang dito sa Facebook. Facebook ng RichDadph, kasi may mga post po ako dito regarding po sa yan yung live natin ngayon, no? Regarding po sa Telegram. So kagaya po nito, ito po ay isang Telegram. So yan. So ito po yung Telegram link natin. Yan, no, ito. Kung pupunta po ngayon sa Facebook ng RichDadph, ito po yung makikita natin. So, ayan po yung si Ma'am Katrina, yan po yung contact number niya. Tapos yan po yung link ng RichDadph channel. So, ito po ay na-access po for free. Kasi yan po yung public channel ng RichDadph. So, ito po 'yon. Kung public naman, ito po 'yon. So, ayan, oh. Ito na-access niyo po yan for free. At the same time, may mga nababasa din kayo dyan na trade signal, kagaya nito, nag-send ako ng trade signal, may, at least, kahit paano, kahit wala kayong trading account, nakikita nyo po yung namin. Lahat, hindi naman lahat, kasi limited lang po yung binibigay din namin dyan na access, na data or information, but at least, some of our trade decisions, positions, ay nandyan po. Actual po yan na tinitrade namin. Kaya nga po, pinapakita ko dito sa live stream. So, kung ano yung binabato ko doon sa atin pong VIP chat, kung ano po yung binabato ko, yun po talaga ang actual trade. So, ibig sabihin, makikita nyo rito kung kumikita ako doon sa aking pong position. And at the same time, ang advantage niyan, ito kasing ginagawa natin dito, is may details regarding doon sa
atin pong tinitrade. So, halimbawa, no, hanap tayo dito. Ayan, pinost ko pala ito kanina sa loob. Ayan. So, okay, ito, Euro Odd. So, ito, for example, itong Euro Odd. Sinend ko po siya kaninang 9:22 a.m. So, i-check natin kung kumita ba ito o hindi. Okay? I-check natin. So, ito po ay nasa public channel, which is ito nga po yung link. So, i-click natin. So, yan yung binigay ko na trade signal. Okay? So, paano natin malalaman? So, in this case, Euro Odd nga yung currency pair. Tapos, ano yung position? Buy. Okay? So, nag-buy po tayo at this time. Tapos, yung buying price niya is 1.67659. Okay? 1.67659. So, yan po yung tinrade. Tapos, meron siyang stop loss at meron din siyang nilagay na take profit. Okay? So, hindi po nag-iisang ano yan? Hindi po nag-iisang image yan. Ano pa? May kasama po yan. Yan. Yan po yung pattern details. So, yan po yung reason kaya po tayo nag-trade. Bakit? May sinasabi siya rito, may trade pattern daw. So, ano yung pattern na nakikita niya? Meron na siya nakikitang resistance. Okay? So, yung nakikita niyang resistance, ano daw yung direction? Ibig sabihin, upwards. So, ibig sabihin, yung currency pair na Euro-Odd, ito, si Euro-Odd daw is mayroon siyang kaya siya nag-buy kasi meron siyang nakikitang resistance kung saan yung direction ng price is papunta sa resistance. Okay. So, ano po yung pattern? So, mayroong nakalagay na price. Yung 1.6956. So, yan po ay price kung saan ito po yung tinutukoy na resistance. So, ang price ay papunta, mataas ang chance na pupunta. Yung price daw na tumatakbo ay may chance na pupunta sa 1.695. So, kaya nga po, tayo ay nag-trade na yung price is nasa 1.67 pa. Okay? Nasa 1.67 pa yung price. Tapos, at approaching siya doon sa 1.69. Okay? Kung kaya nga po, yung take profit natin ay nakalagay sa 1.7 above the target resistance na parang approaching siya doon. So, meron pang isang image. So, yung third image niya is ito. Ito yung binibigay kong third image. So, ito yung previous price, yung actual price, tapos ito yung parang possible direction na tatakbuhan ng price. So, possible na aangat po yung price. Okay? So, ito siya, yung possible. So, ang dito, yung sinasabi kanina na price, which is this one, 1.6956, kung titingnan nyo sa price, ito po yun. Ito po yung price na yan. So, pag ititrace natin pabalik doon sa chart, sa ating pong platform, sinasabing key level yung price na yan. So, tinitingnan lang natin na most likely aangat yung price. Okay. Ngayon, i-confirm natin doon po sa aking actual trade kung nasaan na yan ngayon. Na take profit ba? Na stop loss? Or hanggang ngayon active pa ba? Okay? So, punta daw tayo sa ating pong plan. Para at least masundan ninyo, no, kung how the way we provide signal doon po sa ating pong VIP, which is some of the signal are accessible sa ating pong public channel. So, ano nga uli yun? 1. Euro Odd. Okay, so si Euro Odd, nasa history na ba siya? Euro Odd. May dalawa akong trade na Euro Odd. The first one is May 12. Yung second one is May 13. Okay, ayun siya, May 13. So, May 13 ba? Ayun, May 13. 349. 349, ayun, 349. So, ito yung trade ko na Euro Odd. Tingnan natin. Ayun, 0.75. Ang nangyari, 0.75 siya, tinamaan po yung stop loss, kaya po pula. Okay? Kaya po pula yan kasi tinamaan ang stop loss. Bakit? Okay, so yun ang tanong. Sir, tinamaan yung stop loss, tapos positive. Okay. Dito kasi sa ating
Although naglagay tayo ng stop loss, kung napansin nyo dito sa akin pong yung chart section, may nakalagay dito euro odd, tapos ano yung direction? Buy. Tapos tininan yung signal, or inanalyze yung signal sa 1 hour chart. So dito yan, dito makikita yung 1 hour, H1. Okay, so naka-analyze po tayo sa H1, kaya nilagay ko rin dyan 1 hour chart. So approaching daw siya sa resistance, which is this one. Kaya yan, nakalagay, yan yung resistance. Okay, so hopefully no, nakasunod tayo, no? So kung kayo ay nakakita ng signal na ganyan, punta agad kayo sa platform, tinan nyo, mag-charting kayo. Tinan nyo, ito pala, ito yung possible na akita ng price. Tapos, ano nakalagay? Set trailing stop to 250 points. So, pag sinabing 250 points, ibig sabihin yan, 25 pips. So, ibig sabihin, if the price goes up, umakyat pa more than 25 pips doon sa buying position mo, yung stop loss po ay automatic po yan na nagmo-move. Kasi, yung trailing stop kasi, kapag sinet mo yan sa 250 points or 25 pips, sasabay po yan. Ibig sabihin, i-maintain niya po yung 25 pip na distance from the actual price doon sa stop loss. Now, halimbawa, umangat na 25 pips, sumunod. Umangat pa uli, sumunod. So, lagi i-maintain niya yung 25 pips. So, mangyayari niyan, kapag nandito na yung stop loss, hanggang dyan na lang yung stop loss. Otherwise, aangat pa uli. Kasi pag umangat pa uli yung price, susunod talaga yan. Okay? So, ngayon, pag nandito na yung price, tapos ito na yung stop loss, kasi 25 pips nga yung mini-maintain niya. Ngayon, biglang bumagsak yung price, tinamaan yung stop loss. So, ano nangyari, tinamaan yung, dito sa trade natin, tinamaan po yung stop loss. Tinamaan yung ang stop loss, yun nga lang, in a positive way. So, ibig sabihin, tinamaan yung stop loss, pero nakaangat na. Ibig sabihin, umangat na yung price. By advantage at disadvantage po yung trailing stop. Okay? So, dito ituro natin kung ano po yung advantage at disadvantage. So, ngayon, we will backtrack what happened to euro odd, okay? For the last few hours since this morning. Kasi, sined natin kanina at 9:22 a.m. Okay? So, hopefully nagkaintindihan po tayo, no? Kasi sana po na naunawaan po natin, no, yung kasi wala pong reaction dito sa comment section ng ng live. So, hopefully po nagkaintindihan po tayo doon sa sinasabi ko. Now, let us review sa current situation po ng euro odd, kung saan na po yung price ngayon. Okay? Para makita po natin yung advantage at disadvantage ng trailing stop. Okay? So, punta po tayo sa ating platform. So, if you could remember, kanina, sinelect po natin itong euro odd, yung tinrade natin, which is this one. By the way, pag nakita nyo pala na 3:49, hindi po yung time ng Philippines, no? Server time po yan. As far as I know, we are advanced 5 hours. I think 5 hours, kasi pag ipa-plus po ng 5 hours yan, so 3:49, 4, 5, 6, 7, 8:49, so 6 hours pala. Kasi kung nag-release ako kanina, nag-send ako kanina at 9:22, so 6 hours pala. So we are 6 hours or 6:30 or 6:45 hours, 6 hours and 45 minutes ahead sa server time. Kaya wag po kayong magtaka kung bakit 3:49 po yan, tapos nag-send ako ng 9:22. Advance po tayo kasi nasa Pilipinas po tayo, ahead sa server po ng atin pong broker. But anyway, again, ito nga yung yung nangyari is tinamaan po yung stop loss ng atin pong tinrade na euro odd at nagkaroon tayo ng positive na profit. So, i-drag ko lang from here, tapos bitawan natin, ayun yung nangyari. So, yan po yung current price ng euro odd. Okay, so, kung tinan natin yung price, ayun, nakabuy pala uli ako. Nag-buy uli ako, pero hindi na bumaba na yung price. So, i-plot natin yung price kanina. Nag-buy pala ako.
kung malala to, bakit ako nag-buy uli? Anyway, hindi ko alam kung bakit ako nag-buy. Okay, so, silang. Mali eh. Mali ako nito eh. Bakit ako nag-buy? Wala naman akong, accidentally siguro ito. Anyway, so, ganyan talaga. Nagkakabali tayo minsan, okay? So, ano nga ba yung price kanina? Nung yung target pala, yung target price is 1.6956. So, 1.6956. So, kuha tayo ng horizontal line. Double click natin. Right click. Tapos, punta tayo sa properties. So, 1.6956. Ayan. So, yan po yung target price. Yung nasa taas pala. Ayun, nasa taas. Yung 1.6956. So, hindi siya tinamaan. Hindi talaga pumunta yung price doon. So, meaning to say, sakto lang na naglagay po ako ng trailing stop. Okay? Kasi kung napapansin nyo dito, yung resistance na sinasabi niya, yung resistance, which is this one, ito po yun. So, kulayan natin ng green. Punta tayo sa common, tapos gawin natin kulay green, parang kanina. Tapos, green. Ito ba yung green? Ayun, green. Tapos, kapalan natin ng thickness. Okay, so ayun siya. Tapos, reviewin natin, gawin natin H4, tingnan natin yung price. Ayun, ayun pala, kaya sa ginawang resistance. Kasi meron pala talagang resistance na possible na pupunta ng price. Ayun siya. Ito yung price na expected target niya na pupuntahan. Well, again, as you can see, nag-buy pa rin ako. Siguro kanina naisip ko na, sige, buy lang ako uli. Kasi most likely, baka yun naman ang direction ng price. Posible. Posible yung ganun. Kasi nga, ang nangyari, kaya siguro ako nag-buy, sinilip ko yata ito kanina, tapos nakita ko yung resistance, tapos nakita ko naman na may wedge siya, tapos may rejection dito sa price, may rejection, tapos na-break yung wedge, kaya most likely baka naman siguro babalik pa yung price. Kaya itong titingnan natin, if we will use a regression line, papunta doon, so, most likely, baka i-reject na nito yung price. So, i-ano natin, nasa H4 tayo, no? So, baka i-reject niya. Gawin natin, balik natin sa H1. Yan. So, baka naman possible, no? Ito na yung pinaka-last na bounce. So, baka babalik na yung price. Paakyat doon. So, hopefully, I'm really hoping, no, na magiging, ano, so, now, if you will ask me, magbabay ba ako uli? Magbabay ba ako uli at this moment na nakita ko, pwede akong magbay, pero pwede rin hindi. Kasi depende naman kasi yun. Now, amawa, ikaw, nakita mo to, mas preferred mo magbay ka. E di, pwede po kayong magbay. Okay? Okay, John Wick. Nagtanong si John Wick, anong pair yan, sir? Yung currency pair po ngayon is Euro Odd. Nakikita naman po dito yan sa taas, oh. Euro odd H1. Okay, so again, the reason why we did some review with this chart kasi para at least ma-compare natin yung signal na binigay namin kaninang umaga doon po sa channel natin. And at least nakikita nyo how we do our trades technically. Kasi hindi yung hula-hula lang. Wag po nating gawin 'yon. Yung pa-hula-hula. Kaya sana po I really suggest, in a way libre naman itong Telegram channel natin, itong public, para kahit paano po ma-update po namin kayo regarding po sa aming sa ating trade positions. Nang sa ganun is baka sabay po kayo. So again, as I have mentioned earlier, kapag naabutan niyo po yung ganito na situation, nakita po kayo, I really suggest na please naman reviewin nyo, i-chart nyo mismo para at least alam nyo na o nga, sige, sabayan ko ito, baka kikita pa ako. Kaya nga po, what I do,
sa ano, doon po sa signal na binibigay natin is kumpleto po. From currency pair, anong price natin siya, buy or sell. Tapos may stop loss tayo, meron din tayong take profit. Tapos may reference number pa tayo. Tapos nakita nyo yung volume. Kung nakikita nyo, 0.01 lang yan. Ngayon, tinatanong ako, Max, bakit 0.01 lang yung volume mo? Eh, nasa may 6, magsi-$600 na yung capital mo. Well, yung point ko po dito is hindi sa dahil sa nagtipid ako. Ang purpose po niyan, kaya 0.01, para po doon sa mga members natin na maliliit yung account. Yun po talaga ang purpose noon. Kasi halimbawa, si member natin, yung nilagay niya is nasa $50. Yung $50, nakakapag-trade ng 0.01 yan. Honestly, nakakapag-trade ng 0.01 yan. Kahit 5, ano, basta, yung ano niya lang, yung kanyang leverage is 1:500. Okay, so at least 1:500. Now, kaya ano, hopefully, ano, nasundan niyo ako. So, yun po yung purpose nun, yung maliit na volume. Tapos, dito sa sinesend natin, partner always yan, tatlo yan. Yung next nyan is, nandyan yung reason na kung bakit natin siya ititrade. Kasi meron siyang pattern details. So, meron siyang probability ng ilang percent. Tapos, may yung symbol probability. Tapos, within that day, ilang percent siya. Unda kasi ito, by the way, no, itong probability, ano to, statistics ito, wherein yung probability niya, nag-change, nagbabary po yan, depende po sa situation ng market. Now, ito kasi, if you could remember, ito kasing sined natin, 922 po yan. So, kung tingnan natin sa atin pong website, $922. Okay? So, $922 po ako nag-send. Pero, yung news ng Australian dollar at New Zealand dollar, alas jeez! So, yun po yung, ano, I believe, isa yan sa reason kung kaya, ano siya, medyo nagkagulo yung trade natin kasi nasa Australian dollar, may news pala sila ng 9:30, so, yun ang ano. But anyway, since GBP odd naman, yung tinrade ko, tapos negative siya. Although positive kasi siya ng umaga eh, earlier, nasa 8:30 na news, tapos nag-trade ako ng 9:20. So, ganun. Tapos, nag-release ng news naman si New Zealand dollar. So, normally, kapag nag-release ng New Zealand, si New Zealand dollar nag-release din ng news, or vice versa, si Australia, medyo, yung dalawang currency na yan, medyo nagkaka-apektuhan yan. May ano sila, parang may correlation sila. Na kapag na-shake yung economy ng Australia, medyo na-shake din ng konti si New Zealand. So, parang ganun. Nagkaka-apektuhan po yung dalawang currency pair na yan. Okay? So hopefully, no, nagkaintindihan po tayo doon. Hindi ko na lang po isa-isahin yan. Kayo na lang po mag-check yan. Ang kagandaan nito is, yun nga, nakikita ninyo live ang ating trading account. So far, buhay pa naman. Tapos yung yun nga, unfortunately negative $5 tayo today, and hopefully tomorrow wag namang negative ulit. Okay, so ngayon yung equity natin is nasa bumaba yung equity natin from 637 to 604 kasi nga itong dahil sa negative trades natin may negative $33 na po tayo now. As you can see, sa negative $33 na negative sa equity, ano, sa ating pong negative profit, ibig sabihin, sa ganyan na situation, kung negative 33 yan, tapos yung account ko is only $100, so meaning to say, nasa 30%. Nasa 30% na po yung risk sa akin. So, hindi natin sinasabi na yung $100 is not enough. Hindi natin sinasabi. Pero, syempre, the bigger the equity, yung capital mo, mas malaki yung capital mo, medyo hindi, ano yan, hindi nagsishake yung iyong trading account. So, kahit paano, nilalaro lang ng iyong, ano, ng iyong account. So, in this case, for example, nasa $600 ako,
Tapos yung negative ko is nasa negative $30. So punta ano natin. Open tayo ng calculator. Okay. So negative $33 tayo, no? So sabihin na natin $34. Sabihin na natin. I-divide natin siya sa ating ano equity. Sabihin na natin $600 divide by 600 equals i-times po natin siya sa 100%. So, kung tutusin, nasa 5.6% lang po yung risk ko ngayon kung as of this one. Pero hindi po 'yan, no, nagbabari po 'yan, no, kasi pwede maging negative $40 'yan eh. Okay? So pwede maging negative $40 'yan. So, as of this moment, kapag tiningnan natin yung percent na changes doon sa akin pong losing trades versus the current equity, so yan po yung aking risk as of this moment, but it varies. Okay? Kaya nga sabi nga nila, tinitingnan mo talaga yung percent mo na risk kasi mamaya baka over ka na, which is not good anymore. Okay? So, for now, kaya nga yun ang reason na hindi muna ako nagdagdag ng position. Kasi una-una, magla-live live stream tayo today. So, yun ang reason po na hindi po ako nag-trade. Then, nakikita ko rin kasi ano naman. Kasi mamaya, baka magdagdag ako ng maraming positions. Chances are, baka mali na naman. Kasi hindi naman, unpredictable naman yung market. Baka mas lalo magdagdag lang ako. So, ang tawag doon is overtrading. Okay, so, marami na kasi akong lessons learned kasi talagang minsan yung eagerness mo to make profit, yun ang problema. Masyado tayong eager kumita ng pera but at the same time nasusunog na pala yung atin pong trading account. But see, but sometimes kung nakikita ko naman na okay naman, profitable naman, nakikita ko noon na talagang malaki yung potential, especially kapag ka na-monitor mo yung website natin. Pag na-monitor mo ito, tapos binantayan mo, halimbawa, kagaya nito, magre-release po ng PPI, yung US, ngayong ano, 10 minutes from now. So, siguro, hintayin na lang natin to 10 minutes from now, hintayin na lang natin, para at least alam natin kung ano yung magiging, ano. So, we still have 9 minutes to go, bago ang data, then siguro, pahinga na tayo, para sa ano, kasi most likely, baka yung iba dyan, hindi pa nagdi-dinner. Otherwise, nagdi-dinner kayo habang nanood ng atin pong live stream. Okay, so again, doon sa mga wala pang Telegram account, create lang po kayo ng Telegram, punta lang po kayo sa ano, pwede din sa App Store. Actually kung ano, kung meron kayong kung kayo ay nagte-trade, ibig sabihin, kung kayo ay Android user, punta po kayo sa Play Store. Okay, so meron pong Telegram doon, i-download niyo lang. Tapos kapag na-download nyo, may procedure po yan sa pagda-download. Tapos para ma-activate din po yung account ninyo, so may procedure po yan. Tapos hihingi po yan ng inyong contact number, tapos code. Kapag na-activate na po kayo, okay? Kapag na-activate na po kayo yung inyong Telegram account, punta lang po kayo dito sa rich.ph na page. Hanapin nyo yung mga links namin, yung mga posts namin na itong URL or link, kung may link ng channel, i-click nyo lang po yan. Kasi pag-click nyo po yan, right away, pupunta po yan dito. Okay? Pupunta po yan dyan, pag-click nyo yan. So, yan to, rich.ph public channel. So far, may 64 members tayo. Kasi sobrang bago pa lang po talaga ng atin pong channel na public channel ng rich.ph. Tapos, ito po, open nyo lang, open Telegram sa desktop. Kung nag-install po kayo sa desktop, ito kasi is desktop ko. So, kung nasa mobile phone po kayo, kunin nyo lang po yung link, tapos right away, makikita nyo na po yung, makikita nyo na po yung rich.ph channel. So, pasok lang po kayo kasi it's free naman. Okay? So, kapag nandyan na kayo, ito po yung makikita nyo. Ito po yung makikita ninyo. Itong yan. Yan po yung makikita nyo right away. So, ma-access nyo na po yan. Okay? So, may mga sinisend din po tayong ganito. So, from AxiTrader po yan, may sinisend din po tayo yan. Ang purpose po yan, para kayo mismo ay, mag-trade.
directly. I mean, makikita, marireview nyo right away. So, paano ba natin basahin yan? Yan, AUD/USD, 60 minutes, ibig sabihin 1 hour chart. Tapos, ano yung forecast na possible? So, pag sinabing forecast, price po yan. Price forecast po yan, yung 0.64279. So, ito po yan yung line na yan. So, ako, I really suggest, punta kagad kayo sa, ano, sa platform ninyo, tapos, iset nyo sa chart, tapos, guhitan nyo ng horizontal line, tapos, iset nyo yung forecast price. Kasi daw, 78% yung probability na tatamaan yung price na yan. Okay, so not bad, no? 78%. So, yun po yung, ano, yung kagandahan ng atin pong channel kasi nai-inform po kayo from time to time regarding po sa mga opportunities na binabato namin. So, kagaya nito, GBP/USD. Oh, GBP/USD yan. Nag-release kami ng data. Ano daw yun? Meron daw forecast price, which is this one. Ito nakikita natin dito. Yan daw yung forecast price na pupuntahan ng price, which is 64% ang probability. So, halimbawa, tingnan natin, no? Tingnan natin, GBP/USD. Ano bang nangyari sa GBP/USD? GBP/USD, punta tayo, GBP/USD. Saan ba GBP/USD? Ayun, GBP/USD. Pinuntahan niya ba yung price? Hintayin natin. So, nag-drawing siya. Ano yung price na binigay? 1.21626. Okay. 1.21626. 1.21626. Okay. 1.21626. Click tayo. Dito sa parameters, 1.21626. Pinuntahan ba yung price? Mukhang mali yung... Ayun. Hindi pinuntahan yung price. So, ito yung direction eh. Ito yung expected na puntahan. So, hindi niya napuntahan. Okay, so, again, yun nga, siyempre, forecast lang naman yan na possible na pupuntahan, pero hindi niya pinuntahan. Pero bakit ganun? Ay, sorry. Sorry, ano pala to? 240 minutes. So, ibig sabihin, 4-hour chart. Okay, so, dapat pala sa 4-hour chart ako naglagay. So, yan yung 4-hour chart. So, sa 4-hour chart, yan daw yung resistance, support. So, yun daw yung, ito yung drawing niya kanina. Oh, yan yung drawing. So, ibig sabihin, expected niya na bababa yung price. Pero, ngayon, tanong, bakit hindi nangyari? Itong magandang tanong eh. Bakit hindi nangyari ang forecast ng GBP/USD? Sige daw, sagutin niyo daw. Bakit hindi nangyari yung forecast ng GBP/USD? Bakit hindi bumagsak doon sa forecast price? Ano po yung sagot? Naka-add na po ako sa Telegram kagabi, sir. Yan, Sir Melchior. Naka-add na daw siya. Yan, sir. Salamat, sir. So, nandun na pala kayo. So, usap na lang kayo ni Ma'am Katrina kung gusto niyo pong pumasok sa VIP channel natin. Okay? So, wala pong sumagot sa tanong ko. So, yung tanong po natin, bakit po hindi nasunod yung forecast ng GBP/USD na imbis na pababa siya sa 1.21626, umangat tuloy ang price. Okay? So, yung sagot po dito sa tanong na yan, yung sagot po ay... Ano po, ito po yung kasagutan nun. Ito po yung kasagutan nun. Kasi kaninang alas 2 ng hapon, nag-release po ng data ang British Pound ng GDP. At since, yung result po ng, ayun, naglabas ng news, yan, galing ni Sir Mikoy. Galing ni Sir Mikoy. Tama sir, tama kayo sir, tama. Dahil naglabas ng news, sabi ni Sir Mikoy, ang GBP, kaya tumaas ang price. Galing nyo, sir. So, ganun talaga. So, pero, kapag yung forecast, yung data, sabi na natin, no, kapag yung data niyan is negative, 100% bababa yung price. Kung negative yung
data or yung balita ng British pound. Ganun po yun. Nga pala, I would like to say hi kay Ma'am Christina Francisco. And ma'am, gandang gabi sa iyo ma'am. Long time no see po. Kita po tayo muli ma'am. Sana makapasyal uli kayo dito sa Davao para ano. At sana ma-invite mo rin ako sa office niyo kapag nasa Manila ako. Okay? So, ang galing ni Sir Mikoy. Magaling si Sir Mikoy. So, galing yung sir na trader, sir. So, kahit paano, no? So, at least, yun ang kagandahan ng ano natin, ng atin pong na sinesend na ano na signal sa inyo. Kasi, kayo mismo, right away, makikita nyo na ano yung mga potential na mga potential trading opportunity doon sa mga sinesend namin. Okay? So, yun po yung kagandahan nun. Okay? So, makikita kayo nito, trade agad kayo, tingnan nyo agad sa platform, tapos punta kayo doon sa analytics section ng website, tapos, right away, okay, so ito yung possible na mangyari. So, ito, babantayan ko to at this time. Kasi yun ang kagandahan kasi ng ano, nang okay, may 1 minute na pala. 1 minute na pala, oh. 1 minute for PPI. So, PPI, tsaka, nako, may kasabay palang speech si, ano, Fed Chair. Ayun, negative sa US. Naku, aangat itong, NZD USD. Aangat ito. Pero pag GDP tayo, GBP USD tayo. Punta tayo sa GBP USD. Kasi positive ang GBP USD, GBP, British Pound, punta tayo sa GBP USD. Ayun, binasag na. Binasag na yung channel natin kanina. Yung ginawa natin kanina, binasag na. Okay, so most likely, lalampas pa yun. Lumampas na nga yung R1. So, negative yung news sa US. Kaya, yun. Chances are, so punta tayo sa GBP-USD. Dito sa chart natin. Ayun, GBP-USD. Punta tayo sa M15. Okay, ayun. So, M15. Yan. Ayun na. So, yan po yung takbo ng price ng GBP-USD. So, dapat kanina pa lang nag-buy na tayo. Kasi yung price kasi is lumampas na ng pivot point. Ito pivot point. Ito kasi yung pivot point. May kita natin dyan. Yung P. Yung letter P. Normally, kapag yung price kasi, if the price is above dito sa P, kapag tumingin kayo dito sa website natin, kapag yung price kasi is nasa P, above P, mataas po yung chance na lilipad yung price, tapos yung next target niyan is yung R1. So, kaya wag po tayong magtaka, from here, nag-touchdown siya, lumipad, papunta doon. Okay, so ibig sabihin ito, retracement lang ito, bumagsak ng konti, bumalik sa P1, sa pivot point, tapos lumipad papuntang R1. Especially ngayon, na negative po yung balita sa US dollar. Yun nga lang, ito yung yun nga lang. Kasi 28 minutes from now, si Fed Chair, Federal Reserve Chairman, Jerome Powell, mag-i-speech. So, most likely, kaya yun ang reason. Kaya medyo hindi natin alam kung ano talaga yung direction. Ito yung problema sa US minsan eh. Kapag ka may mga economic event na ganito, especially yung mga three bulls or high volatility, sinasabayan ng speech. Yun ang pinagtataka ko talaga, bakit ganun? Sinasabayan lagi ng speech. Panggulo. Hindi mo alam kung bakit. But anyway, at least, no, nakita po natin yung situation ng market. So, ito palang kagandahan kapag live po tayo, nag-live stream. Kasi, first hand, nakikita natin agad in real time kung ano yung direction, kung ano yung pinag-usapan, tapos napapag-usapan natin online, tapos nakikita natin right away dito sa ating trading platform. And at the same time, nakikita natin yung reaction regarding doon sa ating trade positions. So, hopefully, yung mga trade positions ko magiging maayos. Dito, malaking problema to sa silver ko kasi yung may trade akong silver,
Since mahina yung US, so malaki po yung chance na baka tatamaan po yung stop loss. Oo, kasi lalampas na siya ng R1, no? Tapos yung stop loss ko nandito. Ala. Sana, ano? Tapos yung si, ano naman, si Euro-USD, ayan, umangat po yung Euro-USD. Hopefully, pagka umangat palalo yan, since naka-trailing stop po tayo, pakita ko lang, ayan yung ano, naka-buy po tayo kanina. So, naka-buy po tayo at this price, ito po yon yung price natin, naka-buy tayo. Tapos, yung stop loss niya is nasa ano na, nasa taas na yung stop loss niya kasi naka-trailing stop po tayo. Hindi ko lang maalala kung ano po yung trailing stop ko. So, right click natin yung trade position. Or dito, pwede rin tayo mag-right click dito sa terminal. Right click natin. I think nabubo yata yung ano, SL. Umangat, napansin ko. Okay, so ito, right click lang natin yung ano, dito, tapos sa trailing stop, makikita natin dito sa custom. Yan, nasa 150 points. 150 points pala yung aking binigay na trailing stop. So, ibig sabihin po niyan, ito pong stop loss natin, as the price goes up, since naka-trailing stop siya ng 150 points, so, i-maintain niya po yung distance na 150 points. So, mag-i-stop lang po siya kapag hindi po nag-umaakit yung current price. So, hopefully, ano, kaya yun, pagka bumaba siya, oh, pagka bumaba yung price dito, bumaba, ano, namumula yung stop loss. Namumula yung stop loss gawa ng, siyempre possible na tatamaan siya. Now, if lilipad pa talaga yan, hanggang doon sa R1, so most likely itong stop loss ko sasama yan. So, kahit paano, kahit tamaan man siya, positive na po yung mangyayari. Okay, so I believe medyo mahaba-haba na po yung naging kwentuhan natin. We have been talking for more than an hour. Tapos, ang dami natin na pag-usapan. Nakita nyo na rin yung atin pong ginawang mga how we made our trades. Yung mga ano, nadi-discuss din natin sa dito sa atin pong comment section ng atin pong live. Okay, so maraming salamat doon sa mga lahat po na nag-participate sa atin pong live stream sa araw na to. Then, marami pong salamat doon sa nasa loob na ng atin pong VIP especially. So, salamat doon sa pumasok din sa atin pong public channel. Sana dumami pa po kayo para sa ganun eh, mas marami po tayong ano, nagkikita-kita doon. Okay? So, tas marami tayong mapapag-usapan. Okay? So, hopefully, in the future, makausap din natin via Zoom. So, sikapin ko, I will try my best na ma-set up ko yung itong live stream facility natin na makakapag-interview tayo. Halimbawa, kagaya ni Ma'am Kat, ni Sir Ray, at iba pang mga magagaling na trader, ma-interview natin via Zoom para, naman, makarinig naman tayo ng kanilang mga insights regarding sa Forex trading. So, ganun po yung, so in the future, hopefully, magiging ganyan po yung setup natin. Okay, so, maraming salamat po uli, at I will try my best, I will do all my very best, na ituloy-tuloy po natin itong ginagawa po natin. Then, of course, hopefully, itong pong ating trading ay magiging profitable in the future. Okay, so sama-sama tayo muli. Hopefully, tomorrow, at same time, para may kasama na naman ako dito po sa ating live stream dito sa RichDadph. Okay? Magandang gabi po sa inyo lahat at magkita-kita po tayo muli. God bless and take care. Stay safe at iwas po tayo sa COVID-19. Magandang gabi po sa inyong lahat.